So hello guys, welcome back to my channel. So medyo matagal-tagal din ako nawala, pero ngayon bumalik na ako, eto na ako. At gusto ko sanang i-demonstrate sa inyo yung project na ginawa ko, which is security alarm device. Karanas ka na ba manakawan sa bahay mo? Oh no! Natatakot kang manakawan sa business establishment mo? So eto na yung isa sa pinakamagandang mapapanood mo sa buong buhay mo. Oh my God! Wow! Kaya huwag mo nang sayangin yung pagkakataon. Tara, panoorin natin to. Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. So, ito, kinabit ko lang for demonstration. So, try na natin siya ngayon. On na natin. Dadaan tayo dyan. Disclaimer. Ang lahat ng inyong mapapanood ay base sa sariling karanasan ko lamang. Kung wala kang matututunan, wala na akong pakialam. For building this device, we will need 12-volt siren, flashing lights, single infrared beam sensor, delay timer, single type RF remote control, 12 volts 5-pin relay, 12 volts power supply, and some wires. And here is the schematic. Just follow the schematic and let's bolt in. We'll be right back.
So, as you can see, ayan siya. Ito yung isa. Ito yung receiver natin. At ayan na yung mga module natin. Yung remote control module. Yung delay timer. Yung ating flashing light. Itong ating wangwang. At yung adapter sa kabila naman. Ito yung ating sender transmitter. So, ito kinabit ko lang for demonstration. So, kaya medyo magulo. Ito na yung ating remote control. Ito yung nagko-control dito. Diyan, sa kanya. So, yan. Yung ganyan nakapatay. Nag-brown out. So, automatic mag-on yan. Pag nagkakuryente na ulit. So, wala akong indicator light. Hindi ko pa nalalagyan. Pero, as katulad niya ng sinabi ko, demonstration. So, ito siya. Yung B, tsaka A. Yung red button, tsaka gray button. Yan yung on and off. So, yung B, yung gray, siya yung on. So, yan kung mapapansin nyo. Yung timer is naka 600 seconds. Seconds siya. 600 seconds divided by 60 seconds per 1 minute. So, ang total niya, 10 minutes. Off muna natin siya, baka mag-alarm. Yan. So, 10 minutes siya na mag-a-alarm kapag may dumaan sa pagitan nito. 10 minutes yun na mag-a-alarm. Mamamatay din siya. Pero after that, pag may pumasok uli, mag-iingay uli siya. Sa pagkakataong to, try na natin. So, kung makikita nyo, yun yung part na yun. Ayan, try natin i-on. Ayan. So, umiilaw na yung timer niya. Pag in-off natin, mawala. So, try na natin siya ngayon. On na natin. Dadaan tayo dyan. So, isang try pa. On natin. Ito yung off. Ito yung on. Alam nyo kung ba't ko pinapatay agad. Kasi napaka-ingay niya. Gabi na kasi dito sa amin. Sa mga oras na to, gabi na. Time check tayo, alas 9 na po. Baka marinig ng mga kapitbahay kung ano pang isipin. So, try uli natin ha. Once again, try natin. So, ayan nga. Nakita nyo na lahat kung paano ginawa. Binigyan ko na rin ng nandiyan na rin sa video yung diagram. Ito. Basta sundan nyo lang yung diagram na yan. Hindi kayo maliligaw. At 100%, napakaganda naman talaga. Maiiwasan mo na pasukin ka ng magnanakaw sa bahay mo o sa negosyo mo. Kasi nga, once na pumasok sila, matatakot na sila kasi mag-a-alarm na eh. May blinker lights pa. So, iniisipan ko pa to ng iba pang diskarte katulad ng pagdadagdag ng cellphone kung saan yung alarm pag na-trigger siya tatawagan ka niya. So yun, sa mga susunod na video pa, paghahandaan ko pa mabuti, syempre medyo magastos, kailangan may budget tayo para dyan. Pero huwag kayong mag-alala, darating tayo dyan. At sana may natutunan kayo at ma-enjoy ninyo. Try nyong gawin lahat ng pinakita kong pyesa dito sa project na to. Lahat yan nabibili sa Shopee or Lazada. So hanggang dito na lang tayo, mga kalayas. Maglalayas na naman tayo. Bye bye.